Hello everyone, I'm Mr. Marion Lloyd Alde. So I am representing the instruction how to do a life coaching. So itong life coaching is isang segment na paano magsalita na isang tao tungkol sa kanyang buhay. So it is come as same na sa teacher na if you are coaching a person with moral values and education. So parang ano, parang ginawa sa akin dito na paano ito gagawin ang life coaching, dong paano yung approach yung ang buhay ng tao sa kanya sa inyong tanong. So example, may tanong ka ng mga anong bagay para sa inyo, ano ang bagay para sa iba, ano ka para sa iba. So ito yung life coaching na ginawa ko nga paano natin i-approach yung buhay ng isang tao. So example, meron siyang mga depression, meron siyang mga suicidal kwan, paano natin siya ititigil sa ganyang mga situation. So ito yung mga first mga step natin kung paano natin ibuo yung pag-life coaching niya. So ngayon is ako lang isa, pero binigyan kita ng instruction kung paano tayo magsimula ng life coaching. So the first instruction is all about is a prayer. So bago kayo mag-start kayong dalawa, mag-pray kayo. So ito yung prayer book na ginagamit ko nga paano yung maglagay ng magano yung mag-start yung life coaching. So example is the deliverance prayer, kasi yung itong deliverance prayer parang ito yung prayer na ginawa ng para nasiya sa emotion at sa stress, kung paano ginawa yung deliverance prayer, paano siya ilalayo sa mga evil spirits o ganyan mga o mga overthinking na mga negatives. So ito yung one is the first is the prayer. So magpe-pray kayo bago kayo magsimula ng life coaching. So it's very important kasi sa life coaching ang prayer, kasi hindi lang physical yung hindi yung physical na ginawa mo, kundi yung spiritual ng buhay na tao. Kasi ang spiritual ng buhay na tao ay isang ang nagpagtungkol sa kanyang buhay kung paano siya lalapitan sa Diyos. So this is the important na how the deliverance prayer to approach the life coaching. Kasi mandami akong mga nagko-coach na sobra silang stress, meron silang mga temptations na galing sa mga ibang overthink, pero itong deliverance prayer nakatulong ito. So that is the first kung bago kayo magsimula ng life coaching. The next step, the second step is wala naman tayong gamit, pero iuna yung yung mga information ng isang tao, kung saan siya, yung pangalan niya, kung saan siya nakatira, ano yung problem niya, ano yung happiness sa kanyang buhay, ano yung relationship niya, kumusta ang niyang pag-aaral, saan siya ba siya nag-aaral. So kumuha ka ng mga kanyang mga information, kasi yung information para makilala mo siya kung sino siya. Kung sino siya, sino ang kanyang pangalan, para malagay mo sa kanyang mga sa note mo. So ito yung mga ginawa ko, kasi pag sa life coaching kasi gusto mong kilala yung tao. Kung hindi yung diretso-diretso yung kilala mo siya na walang dahilan na ganyang situation, pero gusto mong yung kumuha ka ng name, yung mga information niya. So that's all the life coaching, kasi
parang ano, parang tinuturo mo siya na paano i-proceed sa way yung buhay niya. So, pangalan niya at saka yung mga address, yung school niya, yung mga life suites or life situation. So, meron akong form pero wala dito kasi pareho-pareho lang sila sa note. So, that's yung mga kumuha ka ng information. So, the next is nagtuturo, the next step is third step tayo is itong note. Itong note kasi parang dito ka nang sumulat. Example, you're instructing na paano yung buhay niya kasi gagawin kanya ng diary, gagawa ka ng diary sa kanya. So ano yung important diary kasi yung diary is parang ano, parang sinulat mo yung buhay niya, no, anong nangyari sa kanya. Example na dito sa note, dito sa yung sasabihin niya na iniwan ako ng girlfriend ko, masakit pa sa isip, hindi pa ako makamove on, may problema ako sa mga magulang, yung mga ano, mga ganyang mga situation. So dito, doon dito isulat yung ano, yung mga diaries na yung mga diaries, yung happenings na paano yung ano, paano yung ginawa niya. Example, nagtanong ka, bakit kayo nag-aaway? Hindi ka na nag-move on. Hindi ka na nagdasal sa Diyos, 'di ba? Binigyan kita ng prayer kanina sa first step. Pero 'yan ang nakakatulong sa iyo kung paano ka na iaalis sa mga overthink, sa mga negative mga structure, negative structure. So, ganyan yung ano, yung ginawa mo, isulat sa note. Kasi itong note ito, dito yung ano, dito yung ilagay yung mga ano, mga information diaries, yung mga susulat mo or kung mag-usap na kayong dalawa, no, nagno-note ka. Ganyan yung ano. Ganyan yung magsusulat sa life coaching kasi ang life ko as a life coach pala is more on informative para ka nagre-research sa buhay ng tao. So ganyan yung ano, ganyan yung pagsusuri sa life coaching. So hindi tayo magla-life coaching kung wala tayong note kasi yung note is importante talaga. Magsusulat ka ng sulat, parang diary mo yan na isang tao. Example, Juan de la Cruz, maglakay ako sa note Juan de la Cruz. Ano yung mga gusto, ano yung mga tanong mo? Ang mga sagot niya dito nung mapunta sa note. Example, malagay sa note. Example, tanong ka nga na paano yung relationship mo? Your relationship mo, okay ba? Ana, hindi pa. No, lakay nga dito sa note. So, note is very important. So, the last is kung tapos kayo ano, tapos kayo is magla-life coaching. Ito yung importante. May spiritual advice ka pa rin. So, it's like a prayer, it's like a kwan, hindi nang physical, puro physical lang. Physical is nagtanong lang ka lang, pero ito yung parang meron tayong spiritual. The lastly, distraction is hindi tayo mawala nito, itong Bible. So, itong Holy Bible, ito ganyan, Good News Bible. So, itong Bible naglagay ng inspirasyon ng isang tao. So, walang Biblia, wala tayong inspirasyon kasi ito yung mga guidance ng ano, guidance ng paano siya nabuhay dito sa mundo, paano siya minahal kay Lord, 'di ba? So if you are a life coacher, magbigay ka ng verse example. Meron akong verse na ilagay na nasa example nandito ha, nasa Job chapter 19
verse 13, God has made my own family forsake me. I am stranger who those who knew me. So, ganyan. Magbigay ka ng ano meaningful verse ko pa, para sa kanyang buhay. It's like a Job chapter 18. So, ganyan, merong mga problema. Sige. Job chapter 18, you are only hurting yourself with your anger. Diba? Nakikita mo yung ginawa, yung ano, na ikaw lang ang makapahayos ng sa iyong sarili kung paano ilagay sa mga overthink at sa mga negative. So, sa Bible verse, mag-spiritual. Parang ikaw nagpakain sa kanya ng spirit, a word of God. Example, like ako, meron akong talaga anxiety. So, ito yung anxiety ko, pina-fight ko na. Sabihin ko, Lord, wala akong sakit. Diba? Pero meron din, pero hindi nakalinawala kasi sa family history lang namin tong anxiety. So, just control everything na i-pray ko lahat na mawala itong anxiety ko at saka yung mga panic disorder. So, itong Bible is very important kung magla-life coaching ka. Kung wala kang Bible, okay lang. Pero, mas mabuti meron itong Bible. Kasi nagtuturo ka kung paano ka nag coach ng isang tao, isang buhay ng tao. So, that's all. Ending, nagtutok na kayo na meron anong mga gamit pero simple lang sa ano para sa mga life coacher. So, katulad ko is nakatapos ako ng life coaching training kasi dito yung nakikita ko kung paano i-proceed ang tao sa kanyang buhay. So, thank you so much. So, parang ano, binigyan kita ng instruction kung paano magla-life coaching. So, thank you so much and God bless you all.